Habang nagle-layout guys, ay maraming salamat sa inyong panonood, sa ating mga dating subscribers at manonood, at sa mga bagong viewers. Shout out sa inyong lahat at mabuhay kayo. God bless you all. Ngayong araw guys ay ating tatalakayin ang pagtatayos ng tinatawag na dry pack at 0-0, yung paglalagay ng tiles na dikit-dikit. Ibig ko lang sabihin na 0-0 guys ay walang spacer na ginagamit, o pagkatapos lagyan ng spacer ay lalagyan ng grout. Dito sa case na ito, hindi na lalagyan ng grout yung dikit na dikit, yung tabi-tabi na lang sa pader ang posibleng malagyan. Pero kung mayroong defect o maluwang sa mga tiles na ikakabit, ay lalagyan ng minimum o minimal na grout. Ayan, nagle-layout tayo guys at ating isipin o tandaan na dapat ang zero ay hindi magtatapos sa pinto. Walang dapat na maliit na zero sa entrance ng pinto ng isang room kagaya nito, para hindi siya marupok. Hanggat maaari, malaki ang tabas ng nagmumula sa pinto, o at least buo, para ayos siya. Hali kayo, panoorin ninyo ang sistema. So katulad nito, uumpisahan sa pangalawang tiles, dahil yung isang buong tiles ay buo sa may pinto para matibay. Katulad nyo ng nyo napanood o nakita guys, bago nilagyan ng dry pack o tuyo na mixture ng simento, ay nilagyan muna ng grout na simento ang flooring na dati, at pagkatapos ay ikalap ang dry pack na tinatawag na may mixture na 1:5 timba or 1:4, nasa sa inyong paningin kung matabang o matapang na. Nasa sa inyo na guys, 1:4 or 1:5, yun ang ideal na halo ng dry pack. At ating makikita ang alignment, nasa sa inyo kung i-align nyo 3 piraso o 2 piraso muna, at pagkatapos kapag nakuha na ang leveling ay saka lagyan ng grout, katulad ng inyong mapapanood ngayon. Kapag ito ay nilagyan na ng cement adhesive sa tiles, ay yun na ang pinaka final fix. Sa case na ito guys ay patag lang ito, wala siyang inclination, kaya ang gagamitin dito level na lang. Whereas na kung tansi kasi, ay pwede kang maglagay ng inclination ng 1 inch na mababa kung saan pupunta ang drainage. Pero dito leveling lang lahat kasi bedroom ito. Basically guys ay magkakaroon ng repetition ng pagpipix, kaya panoorin ninyong mabuti para sa inyong personal na kaalaman. Yan, iikutan niya at yan, kukunin na ang for final fixing at lalagyan ng grout isa-isa, at pagkatapos ay ipipix sa ibabalik upang maging final na ang kanyang pagkapix. Para sa mga mason, paulit-ulit na nilang ginagawa ito guys, at sanay sila, kaya kung titignan natin, napakadali. Pero para sa atin na hindi gumagawa nito, ay napakabigat nito guys. So sana yan lang. Kung nakikita natin siya guys, ay napaka paisisi lang sa kanya, dahil sanay na siya. Pero mabigat yan guys, lalo na ang mga tiles natin ay 60 by 60.
recently guys ang presyo ng mga tiles ay nasa 180, 170 at kapag marami kang bibilhin ay ibababa nila sa 150, 60 by 60 ang sukat. May mga choices na tinatawag, ceramic, granite, porcelain. Nasa inyong choices kung ano ang bibilhin ninyong tiles. So ang paglalagay guys ay gitna muna at pagkatapos ay paikot-ikot gaya ng mapapanood nyo later. May mga nagtatiles guys, puro gitna muna, kinabukasan sa kanila ilalagay yung siro. Pero sa case na ito ay gitna, pagkatapos ay sabay-sabay nang dadalhin ang siroho sa mga gilid. Ang case kasi guys, kapag buo-buo ang paglalagay ay napakadali. Ang matagal talaga yung paglalagay ng siroho dahil ito ay kukunin mo, susukatan mo at pagkatapos ay ipipix. Kaya't sa unang bulyada ay napakabilis sa tingin. Pero kapag nagtatabas na siya ng mga siroho o mga putol-putol doon sa tabi, ay unti-unti na itong nakakabalam sa trabaho gawa nga ng pagputol, pagsukat. Actually, umabot ito ng 40 minutes guys, kaya lang inedit-edit na natin at kinakat-cut upang may pakita na lang sa inyo ang mga magagandang points. Unti-unti natututo tayong mag-edit kung paano dumirekta dun sa pinaka-points na gusto nating ipakita na lang. Sa ating pagbablog guys ay sikapin nating i-minimize o gawing maiksi as long as may express na natin ang gusto nating topic sa ating mga viewers. Ang mga mason pala guys ay iba-iba ang presyo. Kung kaibigan mo siya, maaaring papayag na siya sa 700 per day. At ang mason ay nasa 500. Ang laborer nasa 500. So parang ang yung payroll everyday sa pagpapatiles ay nasa 1,200 pataas. Ngayon kung pakyaw naman ay bultuan. Kung sasabihin sa iyo ng mason, isang kwarto pakyawin na lang niya ng 3,500 or 4,000, nasa sa inyo ng usapan yun. Sa bagay lahat ay depende sa sukat at saka sa paglalagyan. Maaring kapag ang flooring ay baku-bako at hindi pantay-pantay ay maaaring i-check muna niya ito at i-level. Kaya ito ay nakakadagdag sa kanyang pag-estimate ng pakyaw. Yung sinabi ko sa inyo na arawan guys ay libre almusal, merienda, tanghalian, merienda. Minsan may nagbibigay pa ng hapunan. Pero ano na yon, optional na sa kanilang pag-uusap or sa bait ng nagpapagawa. Entonces guys, kapag hindi libre pagkain ay mas mataas ang charge. Kunwari yung dating 700, hindi libre pagkain ay maaaring 800. Ganyan ang labor cost na kalakaran ngayon guys sa Pilipinas, especially dito sa Pampanga. Hindi natin alam sa ibang area sa Bisaya o Mindanao. So atin nang summarize ang ating topic guys. Number one, sa pagle-layout, kailangan sa entrance ng pinto ng kwarto ay magsisimula ka ng buo o kaya ay konti lang ang tabas. Walang maliit na siro na magmumula sa pinto. Dahil kapag maliit ang tabas, pagpasok mo ng pinto ng kwarto
ay may posibilidad na ito ay matanggal. Kaya't tiyakin na malaki ang entrance o sa bungad ng papasukan ay malaking tabas ng tiles. Number 2, kapag level lang ang flooring ay gumamit lang ng level na aluminum. Yung para siguradong 1x1 ay patag ang pagkalagay ng mga tiles. Number 3, hindi magkasunod-sunod ang ating pagkasabi, guys. Basta nasabi ko sa inyo at napanood ninyo ay kapakipakinabang. Kapag bibili ng tiles ay magpasobra ng 5 o 6 na piraso para sa future na kung mayroong na hulugan ng baso ay magdaling mapalitan ng kaparehong at kamats niya na kulay. Number 4 ay huwag tatapakan hanggang hindi kinabukasan. Overnight ay pwede na siyang tapakan. Ang mga tips na ating nabanggit, guys, ay mga practical. Dagdag pa, guys, kapag mag-layout ay nakasentro ang mga buo at ang nasa gilid ay siro, tiyakin na ang pinagputulan sa kabila ay useful sa kabila para walang masyadong magiging strap o scrap. Sa ganitong case ay ma-minimize natin ang gastos o pagputol ng maraming tiles. Katulad nito, guys, kapag magpuputol, hanggat maaari ay sumukat na ng higit sa 3 o 5 siroho para paglabas ng bahay, pagtatabas ng ng tiles ay minsanan na para hindi ka labas-pasok. At syempre, payong kapatid, super ingat sa pagpuputol, guys. So, katulad ng nabanggit ko kanina, guys, ayan, ganyan ang inilalagay ang mga siro o maliliit na putol sa gilid. Kapag bibili pala ng tiles, guys, ay pumunta sa mga malalaking shop para marami kayong choices at makapag-bargain. Sa mga highway ay nandoon ang mga malalaki na nagtitinda ng tiles at mga construction materials. Yung mga nasa downtown ay naglalagay na ng mga branches sa mga highways para madali ang pagparking ng sasakyan. Hanggat maaari, guys, ay mag-shopping na ng tiles na maramihan. Kung plano nyo rin lang na ipatiles ang bedrooms, living room, dining room, terrace, hanggat maaari ay bilhin na ng minsanan para sa discount. Katulad ng mga ito, guys, ay inilagay nila sa kanilang price na tag na 180 at saka 170. Pero dahil bumili tayo ng mga 200 piraso ay binigay nilang 140, 150. So, makipag-bargain muna tayo, guys. Dahil alam naman natin na marami ang nagbebenta at maaari tayong pumunta o mag-shopping, window shopping muna bago bibili ng final at magkumpara ng mga presyo. Kaya, guys, malapit nang matapos at habang paatras ay dala na, na-finish na hanggang sa side pati siro o mga may tabas. At kapag bumibili, guys, ay ipasok sa usapan na kung mayroong masyadong baluktot
kasi may mga tiles na baluktot o malukong na tinatawag. Ito ay dapat pwedeng ibalik at palitan. Sabi ng professional mason, sa mga 100 mayroong 2 o 3 na defective na tiles. Kaya't kapag bumibili ay sikaping kasama ito sa usapan. Ilalagay ko ang link ng mga presyo ng mga tiles, guys. Inyo rin panoorin. Guys, napakaganda ng sinabi ng ating mason. Sabi niya, kanyang tinuturuan ang mga kabataan o mga laborer na kanyang nakakasama upang i-share ang kaalaman at magamit ng mga laborer in the future na sila na ang gagawa. Hindi ba napakaganda ng ganoong katwiran sa ating mga magagaling na trabahador na dapat ay ikalat at ibahagi ang kakalaman. Bueno, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, please subscribe na lang at saka paki-hit ang notification bell kung gusto niyo pa na magkaroon tayo ng susunod na samot-saring vlog na nagbibigay tips sa ating everyday life, everyday experience, everyday na activities na makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At this point, guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless. Ang takot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ikinalulugod ng Diyos ang kaayusan. Maraming salamat po.